Hi guys! Welcome back to my channel. So in this video again is magre-review tayo ng isang lending application na nagpapautang daw of to 26,000 pesos. But before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials and mapabilang din kayo sa mga upcoming pag-giveaways natin. Ayan. So no further ado, let's roll the video. Welcome and welcome back to my channel. So in this video nga guys, is magre-review tayo ng isang lending application. Ayan. So ayon sa kanilang application guys, ay nagpapautang daw sila up to 26,000 pesos. And the loan term ito is 120 days to 360 days. And meron silang interest of annual interest of 36%. Ayan. So ang lending application na ito guys, ay si Cash PH. Ayan. So, sabi dito, get money in 10 minutes. Ayan. So, no phone review. So, hindi magtatawag yung mga agent para check kung legit ka ba talagang mangungutang or hindi. Ayan. So, click natin yung apply now. Ayan. So, makikita natin sa screenshot, guys. Magtatanong sila ng phone number kasi magbibigay sila ng verification code. Ayan. After which nating ilagay, ay confirm natin, guys. So, dito na sa ating basic information. So, educational background, civil status, number of children, current address, monthly salary, job industry, company, email, FB. So, nangangailangan sila ng FB. Ayan. So, FB natin daw. And then, contact information or contact person, I mean. So, in here guys, ay nangangailangan sila ng apat. Ayan. So, apat na contact person. So, first daw is ang ating relative and second is relative. So, pwede yung kapatid siguro, ayan, or ating parents. But, before we go on guys, ay wag muna kayong mag-download guys. Check muna natin kung legit ba sila or hindi. Ayan, okay? And then next is, pwede daw natin ilagay as third na contact person is ang ating friend or coworker. Ayan, and next is yung pangapat, parehas din na friends or co-worker, ganyan. Okay? So, after which, guys, is ang ating ID type. Ayan. So, ang ID na pwedeng gamitin sa kanila is UMID ID. Ayan, GSIS, SSS, PRC, passport, field health, driver's license, pag-ibig, voters, and yung national ID. Ayan. So, in here, ilalagay natin ang ating ID number. Ating first name, middle name, optional naman yun guys, huwag na lang ilagay, ayan. And then yung last name and yung picture ng ating ID, ayan. So, next thing na is ating last name nga, ayan, nasabi ko na kanina, and yung gender and yung birthday po natin, ayan. So, tap natin yung confirm, and then next is yung ating payout channel agad-agad, guys, ayan. So, pwede dito ay ang GCash, GrabPay, Bank, PayMaya, ayan. So, maglalagay lang tayo ng GCash, as usual, GCash po ang ating gagamitin. Ayan guys. So, after which, apakadaling mag-apply sa kanila guys. Wala pang 1 minute. Ayan. So, basta alam nyo ng mga nilagay nyo and nakaprepare kayo ng isang valid ID ay good na. Ayan. Pero titignan natin nga kung okay ba ang kanilang application or hindi. Ayan. So, sabi dito, confirm loan. Ayan. So, pwede daw tayong makautang sa kanila up to 3,000 pesos. Ayan. And sabi dito guys na 7 plus 120 days. So, as new sa kanilang application guys is 7 days po yung loan term. Ayan. So, makikita natin guys sa screenshot. Ayan. So, yung mga binawas, ayan, is yung service fee amounting of 600, management fee 300, and yung transfer fee na 80 pesos. Wow. Yung papunta sa ating GCash, 80 pesos na yun, guys. So, mas malaki pa yung binabawas sa mga nag-cash in, cash out dyan. Ayan. So, ang repayment plan natin is, charan, sabi dito na 120 days, pero 7 days lang po, guys. Ayan. And, pag magbabayad po tayo, may dagdag siyang 210
10. Ayan. So, sa application na ito, guys, may bawas sa umpisa and may dagdag pag magbabayad. Ayan. So, 3,210 yung kabubuan na babayaran natin sa kanila. So, yung utangin daw natin as a summary is 3,000. Marireceive natin 2,020. And pag magbabayad po tayo, 3,210. Ayan. And then, ang next repayment after 120 days is 60 pesos. Bagamat sa unang repayment natin, guys, ay bayad na po tayo. Ayan. Ayon sa akin yun, guys, ha. Pero, hindi naman po pare-parehas ng experience. Ayan. So, i-share nyo, guys, sa comment section kung ano po ang mga na-receive nyo or kung anong na-experience nyo sa mga kaibigan natin dyan, sa mga subscriber dyan, viewers na nakapag-try kay Cash PH. Ayan. So, ayun guys. And then sabi dito, payout channel, GCash syempre. And meron silang overdue penalty of 150 pesos. Ayan. And overdue interest, 90 per day. So, medyo kalakihan nga guys. So, ayun guys, si Cash PH guys. So, ano masasabi nyo? Okay ba sila or hindi? Please comment down below. Ayan. So, sana nakatulong ang video nito sa mga naghahanap ng utangan ngayong 2024. Comment down below din kung anong mga gusto nyo pang application na ating i-review. See you next time. Bye!